Aliwa. Okay, narito na po ha. Patubay po na magulang ulit ang hinihiling ko. At parental guidance is a must. Ano man pong pagkakahawig sa inyong tunay na buhay, di po sinasadya. Uulitin ko po sa lahat po ng 1.3 something na subscribers ko po ng aking Jay Oriles ngayon. Salamat po. Sana ho'y dumami pa ho kayo. Manood naman ho kayo nung ating dearest Jay Oriles doon sa Jay Oriles DJ sa may YouTube. Nandun doon po lahat ng mga Jay Oriles. Check ko lang, baka na naman mali yung mapindot ko dito, mag-close yung aking YouTube, hindi maisama. Okay, again, eto na po ang dearest Jay Oriles. Dearest Jay Oriles, itago mo na lang po ako sa pangalang Yaya Mining. Tagarito lamang po ako sa isa hong kilalang subdivision dito ho sa Dagupan City. At kung saan man pong subdivision, ay wag ko na hong hayaan nyo nang wag nyo nang banggitin. Jay Oriles, sa subdivision na to sa Dagupan City, ako nakatira kung saan tanging ang aking mga inaalagaan pong mga bata na anak po ng aking amo ang siyang madalas kong kasama. Maayos naman po ang aming lagay sa kabila ng kami tatlo lamang po na magkakasama dahil so pinagkatiwala po sa akin ng aking amo ang kanilang dalawang anak. Alam mo, Jay Oriles, bagong kasal pa lamang po ang aking mga amo simula nang ako'y kanilang kinuhang katiwala sa kanilang bahay. Simula pa noon, ay akin nang ipinakita sa kanila na ako po'y mapagkakatiwalaan. Isinasauli ko po kahit sintimo ng kanilang pinabili sa akin kung ito'y may sukli. At kailanman, Jay Oriles, hindi ko ipinakita na ako'y nangungupit ng pera. Alam mo yan ang ayaw na ayaw ng mga amo, ang mangupit ka ng pera sa kanila. Bukod sa maayos pa ho akong magbigay ho, mag-entrega ng mga sukli sa kanila pag may pinabibili, kahit ano man yan, ay parati ko pong nililinisan ang aming tinitirhang bahay, ang kanilang tahanan. At hindi ko pinababayaan ang aking amo, Jay Oriles, ng mga hindi masasarap na pagkain. Lahat ng mga nais nilang lutuin ko, niluluto ko talaga. At pag niluto ko, I cook it with the heart, with a heart, with energy. Hindi lang po masamsamit, masusustansya po talaga ang pagkain na aking inihalatag sa kanilang kapagkainan. Lalo pang naging tiwala sa akin ang mag-asawa. Simula ho nung magkasakit ang aking among babae. Lalo ho kaming naging close dahil ako po nga po ang nagbabantay sa kanya habang si Sir laging pumapasok sa trabaho habang siya ho'y nagkakaroon ho ng nagpapagaling sa kanyang sakit. Kaya naman nang magkaroon rin ako ng magkaroon ito ng anak, Jay Oriles, ako na rin po ang pinagkatiwala nila. Napakasarap ng ganitong pakiramdam, Jay Oriles, yung pagtiwalaan ka ng mga amo mo. Di kailanman mababayaran o matutumbasan ng salapi ang tiwala at ang kaligayahan nitong dulot sa akin. Para sa akin, abot langit ang ipinaramdam sa akin ng aking mga amo. Ang kanilang pakikisama sa akin. Kung saan, alam mo, Jay Oriles, lumipas ang ilang buwan na isipang bumalik ng Maynila ng aking mga amo. Iniwan sa akin ang dalawa nilang anak dahil buong-buo ang tiwala nila sa akin. Ang mga bata, hindi ako tinatawag na yaya. Hindi ako tinatawag na Yaya Miding. Ang tawag sa akin ng mga bata is Nanay Miding. Ang sarap ng pakiramdam, Jay Oriles. Palibhasa po, Jay Oriles, mainit ho dito sa Pangasinan at dito ho sa Dagupan. Kung wala akong pinagkakaabahalan, Jay Oriles, ay naisipan kong gumawa-gawa ng mga yelo
Para sa ganun, eh pandagdag na rin yan, budget, pambayad na rin ng kuryente namin. At pagkailangan namin ng malamig, meron kaming yelo na magagamit. Kaya naisipan ko gumawa ng yelo para ibenta. Nakagawa ko ng 15 piraso. Dali-dali akong naglagay ng karatula sa harapan ng aming bahay ng ice for sale. Di naglakon. Isang linggo ang nakalipas. Aba, kilala na ang aming ice for sale. Marami hong bumibili ng yelo sa amin. Magkaraan ng ilang araw, Jay Uriles, may batang lumapit at kumatok sa bahay. Sabi nito, tao po, tao po. Pabili po, pabili. Anong bibilhin mo? Ang sabi ko. May candy po kayo? Nako, wala. Eh, meron po kayong coke? Wala din. Ah, juice po, juice. Wala din. Chicheria po. Nako, wala din. Wala kaming ganyan. Nakita mo na ngang ice for sale yung nasa labas, nakasulat. Malamang ang binibenta namin dyan, ice, ano? Hindi ka rin naman engot na bata ka, ano? Sabi ko. Abay, sumagot ang bata. Eh, ikaw po ang mas engot, kayo po ang mas engot. Nakita mo na ngang ice po yung binibenta nyo dito, nakalagay sa karatula ninyo, tatanungin nyo pa kung anong bibilin ko. Eh, siyempre,